Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, Kudos Billiards. I am Kuya Al, Billiard Hall Business Owner here in Puerto Princesa, Palawan. And for today's video, ang topic natin ay itong ilaw, itong drop light na ito nakahang sa billiard table. Dahil marami pong mga nagchat-chat, marami pong nagtatanong sa akin, ano daw po itong ilaw namin dito sa billiard table. May mga nagpupunta ho dito, sinusukat po nila at ginagaya po nila yung ilaw namin sa billiard table. Ito pong ilaw po ng billiard table po namin ay nakita ko lang din sa internet. Naghanap po ako sa Pinterest, nakita ko po sa isang bilyaran sa Korea na ganito po yung ilaw nila sa kanilang bilyaran. Kaya nakakuha po ako ng idea at ganito po yung pinagawa ko po. Although may nabibili naman po sa mga hardware store na kahana ng ilaw, lalagyan nyo lang siya ng fluorescent light at isasabit nyo lang sa ibabaw ng mesa ninyo. But I decided to fabricate ng sariling ilaw para mas may dating, mas maganda tignan at mas appealing. Kasi po, tabi po kami ng kalsada, tanaw po kami dun sa may kalsada. Kapag nakita po siya yung bilyaran from baba, pag tinignan nyo po dun sa baba, mas maganda po tignan, lalo na po yung nagre-reflect po yung ilaw sa gilid. At yan po, nakikita nyo, nalagyan ko pa po ng logo at yung table number at yung kulay po nagre-reflect. Sa hardware store may bibili po kayo niyan ng mga around 3,000 to 4,000 pesos po. Isang set na po 'yon. Lalagyan niyo lang po ng fluorescent light at yung kaha po. Then isasabit niyo lang po, then tapos na po. Not unlike here, nagpa-fabricate pa po kami. So ang materials po na ginamit po namin diyan ay yung frame po niya ay angle bar na D1. At yung kulay blue po niya na nakabalot sa gilid po niyan ay Panaflex. So, yung Panaflex po na yung cover po niyan, nakakabili po niyan sa mga gumagawa po ng mga signages. Yan po yung mga ginagamit po sa mga nakikita niyo sa mga tindahan sa labas. So, yan po ay plastic material na maganda po yung effect pag natapatan ng ilaw yung likod, magre-reflect po siya. Katulad po niyang nakikita po ninyo po dyan. At ang ilaw po na ginamit ko po dyan ay dalawang 18 watts. So, yan po ay 36 watts yung liwanag po na yan. Although, mas maganda nga po kung mas maliwanag pa ang ilalagay natin. Pero para sa akin ay okay na po yung 38 watts. Or mas maganda pa ho na at least 40 above ang mailagay na ilaw. At yung pangsabit po na inilagay ko po dyan ay steel cable. Naka-suspend po siya doon. At sinabit ko po doon sa may kisame po doon. Ang problem lang po dito, kapag malakas po yung hangin, ay gumagalaw po yung ilaw po na yan. So, mas maganda po siguro, kung papagawa ko kayo, i-fix nyo po siya para hindi po gumagalaw. Yan po ay pinagawa ko noong 2018. Ang ginastos ko po sa isang ilaw po na yan, around 3,500 to 4,000 po each. At hindi pa ako kasama yung installation at yung mga linya ng kuryente. Kaya mga 5,000 po ang ginastos ko po dyan. Lahat na po, materials, ilaw, installation ng electrical wirings. Mga 5,000 po. Dahil may limang mesa po kami, mga 25,000 po ang ginastos ko po dyan sa mga ilaw po na yan. So, ito po yung sukat ng ilaw ng bilyaran po. Ipapakita ko po sa inyo. Guys, yan po ang aming ilaw dito sa aming bilyaran. Sa mga nagtatanong, pwede po kayo magpa-fabricate. Pwede po kayo magpa-print ng ibabalot nyo dyan sa ilaw ninyo.
punta lang ho kayo dyan sa mga paggawa ng signages kung gusto niyo ho ng ganitong klase ilaw ng bilyaran. And guys, this channel talks about billiard hall business. Kaya kung kayo po interesado sa mga ganitong klaseng topic about pagnenegosyo ng bilyaran, please don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. And also please visit our Facebook page, Kudos Entertainment, Billiard Hall and Family KTV. And that's it guys. Stay tuned pa sa aming mga contents about billiard hall business. And thank you po sa panonood and see you po sa aming next video. Thank you guys.